yung mga naghihihiyaw ho ng mga Pilipino sa Orlando, nakakahiya. Kasi yung pinupwersa natin, nagmamakaawa tayo na paglaruin yung player natin. If you're going to ask me kung game over na ba yung NBA dream kay Kai, hindi pa. Kaya lang, kumbaga po sa Tekken, ganun na lang po yung buhay. No? Na makapasok siya sa NBA. Kasi ho, lumiliit na ho ng lumiliit ang tsansa niya. Every year po na lumilipas, nawawala po yung malaking pagkakataon niya to make it to the NBA. Alam nyo, 2018, 5 years ago, ang tsansa po ni Kai ganito kalaki na makapasok po sa NBA. But, he was mismanaged. Instead na ipadala po siya sa Europe, ako, isa ho ako sa mga vocal noon, na dapat sa Europe niya pinadala yan, dinala niyo ho sa NCAA, hindi naman din ho nakapaglaro. Dahil hindi naman ho para sa physique ni Kai talaga, yun pong NCAA, he could have honed his skills well kung sa Europe ho siya tumuloy. Pero sabi ko nga po, there is still little time left for Kai to make it to the NBA. Kaya lang ho, ito ho ang maipapayo natin sa management niya at sa kanyang mga magulang. Kaibigan natin yan, no? Kaibigan natin yung sina Irvin Sotto. Bago nyo po abutin yung ibang mga bituin, salatin nyo po muna yung araw. One step at a time. Masyado nyo ho kasing minamadali yung karir ng bata. Masyado hong nape-pressure yung bata to the point na hindi na po niya alam kung ano po ang identity niya. Kung ano po ang laro niya, kung ano po ang ibibigay niya doon sa team na nag-i-scout sa kanya. Big man ka, 7'3 ka Kai, you should dominate the game. Ang NBA, no, hindi yan labanan ng Mr. Congeniality. Hindi po pwedeng mabait ka dahil bababuyin, lalamunin ka literal ng buhay ng mga kalaban mo. Dahil tandaan mo, lahat ng mga kasama mong lumaro sa NBA Summer League, lahat yan lumalaban sa posisyon sa Orlando Magic at sa iba pang mga koponan. No? Dahil jackpot ka eh, pagka nakuha ka eh, ang laki ng sweldo ho dyan. Kaya lahat ho dyan magpapakamatay. Ngayon kung mabait ka, kung mahihiyain ka, di ba? Kung hindi mo ibinubuhos yung dapat ibigay mo na, wala hong mangyayari sa inyo. Di ba ganun ho ang labanan sa mundo ngayon, Kai? Bata ka pa, no, I'm sure. Bata ka pa, kaya lang nabe-baby ka ng mga vlogger na pinibigyan ng false expectation yun pong publiko na ang galing-galing ni Kai, ba't hindi ninyo pinapalaro? Kasi ang pinakikita po ng mga vlogger, yung mga putol-putol na na-highlight reel. Yung mga palpak mo, hindi nila ipinakikita. Yung mga kahinaan mo, hindi ipinakikita. Yan din ho ang pagkukulang nating mga Pilipino. Masyado pong mataas ang expectation natin kay Kai Sotto. To the point, na akala po ng lahat, lalong-lalo na yung hindi mga marunong mag-basketball, eh napakahusay mo. Sa totoo lang Kai, may talent ka, may potential ka, andyan dyan. It's just that the skills you have to develop that, yan ang pinaka-importanting panlaban mo pag makikipagsagupaan ka na sa NBA at doon sa iba pang mga liga. Kung ang tatanungin ninyo, before the Summer League, dapat nag-focus na lang po ako sa Gilas, denominate ko yung World Cup, naging most important player ako ng Gilas, and that way, saka ako titingin sa mas malalaking liga. Kasi may pinatunayan ka eh, may ipinakita ka eh. Eh dito sa Summer League, para kang saling pusa. Kung sa Gilas ka tumutok, no, kung sa Gilas ka talaga naghasa ng husto, at mabibigyan ka ng playing time, I'm sure, yung playing time na hinahanap mo, nandiyan dyan sa Gilas. Kung yan ang pinrioritize mo, ever since, mas malaki ang chance mo na mapansin ka ng buong mundo. And by the time na lumaro ka sa Gilas, hopefully Kai, ikaw ang pinakamaging prominente at ikaw ang pinakamaging mukha ng Gilas. Hindi po si Brownlee, hindi si Jordan Clarkson, si Kai Sotto. Pag nangyari yon Kai, I'm sure you're getting closer and nearer to your NBA dream. Sa totoo lang Kai, ngayon ang pinakamalaking chance mo talaga na mapulot ka ng NBA eh. Kung alam nila na ready ka na, alam mo kung bakit? May mga Wembanyama ngayon, antatangkad eh. Sino itatapat na ibang mga team? So walking mismatch agad yung San Antonio Spurs sa center position. Kung hahasain mo ng gusto yung sarili mo, patitibayin mo yung katawan mo, ikaw ang pag-aagawan ng ibang mga teams dahil undrafted ka, available ka anytime, at po pwede kang ipantapat at pangdepensa at panggulo kay Wembanyama. If there is a big chance no, na makuha ka sa NBA ngayon yun, kasi may Wembanyama eh, hindi pa natin nakikita yung magiging epekto nito. No, ang dami nga nagsasabi, magiging super dominant ito dahil konting talon lang, dakdak na eh. Sino po pwedeng humarang doon? Si Gobert? Hindi. Isang katulad mo na 7'3 Kai
ang dapat itapat ng NBA teams. Dapat nga ngayon, yung 29 other teams, pinag-aagaw-agawang kayo. Pero ang punto ng mga pinag oh, ba't di nyo pinalalaro? Ba't di nyo? Kasi nga may kulang pa. Yan ang mali. Alam nyo, sa totoo lang, ilang beses ko na sinabi to ha, yung mga naghihihiyaw ho ng mga Pilipino sa Orlando, nakakahiya. Kasi yung pinapwersa natin, nagmamakaawa tayo na paglaruin yung player natin. Sasabihin nyo, ang galing-galing. Kasi binasa nyo sa highlight reel ng mga bloggers. Ang hindi nyo nalalaman, hindi natin alam ang rason ng coaching staff kung bakit hindi ho nila ginagamit si Kai. Yun ho ang dapat nating i-pursue for Kai. Yung magkaroon siya ng value sa coaching staff, yung magkaroon ho siya ng halaga every minute of the game. So kung hindi ho makukuha ni Kai yan, pinipilit ho natin siya sa NBA. Kunin niya ho muna sa ibang liga. Mag-Euroleague ka muna. Lumaro ka sa ibang mas matataas na liga. Huwag ka nang bumalik sa B-League para mo nang awa. Hayaan mo na sa ibang mga Pilipino yan. Kasi hindi ka mag-grow doon, Kai. Yun yung sinasabi natin. Dalawang step forward ang pinagagawa sa inang management mo, tapos biglang five steps backward ka. Sipin mo, nasa NBL ka na, nagbilig ka pa. Tapos sa bilig, ni hindi ka malang nakapag-dominan ng husto, ni hindi ka malang nabanggit. Kai, don't get me wrong ha, hindi ako galit sa'yo. Bata ka pa lang, magkasama tayo sa mga isla, namamasyal tayo, di ba? Kinakausap kita noon. Sabi ko, yayaman ka boy, yayaman ka. Andiyan dyan eh. O pwede ka nang umaman, but the chance for you to become richer, no? And perhaps, to be the most famous basketball player. Wala tayong Manny Pacquiao ngayon eh. Kailangan natin ng isang somebody sports icon na nandiyan. Ikaw yun. Ikaw yung nasa pwesto na yun, Kai. All you have to do is hone yourself and wake up. Yun lang ang kulang, Kai. Wake up. Alamin mo kung ano ang role mo. Alamin mo kung ano ang laro mo. Kung sakasakaling gusto mo mag-stretch four, mag-stretch four ka. Kasi sa ngayon, big man ang nilalaro mo, pero front to the basket ka. Pero ang bottom line natin dyan, Kai, hihintayin ka namin sa darating na World Cup, suot ang Gilas Pilipinas jersey. Yan ang first step mo pabalik sa NBA dream mo. Sa ngayon, Kai, sa totoo lang, sarado ang pinto sa inang NBA. Bubukas lang yan ng konti pag nagpakitang gilas ka sa World Cup. Inuulit ko, World Cup.